Although, ang pinirma ko mong contract ay Food Service Supervisor, don't expect na ikaw ay supervisor as in mando-mando ka lang, ganyan. Iba. Pagdating mo dito, culture na yata talaga natin yung self-ownership natin. Na pag dumating tayo sa business, talagang hindi natin maiwasan na kung saan may kailangan, yun ang ginagawa natin. So, ang mga Pilipino dito, talaga sila yung mga inaasahan. Pagdating sa operation, ang tingin talaga nila, literal yata, ang tingin nila sa atin ay sampu. Kapag ang Pilipina ang naka-duty, asahan mo, tatlo lang ang naka-duty ang Pilipina. Pero kapag ibang lahi ang naka-duty, mga lima hanggang sampu yun. Pero, same output. Mas mabilis pa kapag mga Pilipina ang mga naka-duty. So, pagdating mo dito, lahat ay gagawin mo. Anong lahat? Ikaw ay food service supervisor, pero be ready. Ikaw ay kailang, ikaw ay magtitake ng order, ikaw ay magtitimpla ng kape, ikaw ay magtitake order ng through drive-thru, at the same time, gagawin mo pa yan sa dining. May hawak ka ng headset, tapos wala kang maasahan. So, sobrang, ikaw pa rin ang nasa sandwich. So, yan, expect mo na yan. At may mga araw na ikaw pa rin ang baker. At hindi lang yon. Pag ikaw ay baker, hindi lahat ng store dito ay yung nagdi-deliver, sila yung nag-ayos ng mga stocks. Nung unang dating kami dito, hindi ko kayo tinatakot. Sinisiraan ang loob. Pero kailangan nyong i-manage ang expectation. Nagre-receive kami ng stocks. At syempre, hindi naman pwedeng, although, hindi naman siya, kumbaga, hindi naman na dapat ganito, dapat ganito. Pero ikaw, alam mo na dapat FIFO yun. So, talagang instinct mo na ibaba yung box na luma para yung mga bago nasa harap, para yung FIFO masunod, ganyan. Tapos, delivery ng mga cream, 15 crates yan, napakabigat, 5 kilos isa sa dalawa, so 10 kilos yun naka-crate sa. Nakita mo na walang tray sa ilalim, so ganun pa rin, bubuhati mo pa rin siya. At ilalagay mo sa chiller at wala, concerned ka talaga. So, syempre, kailangan mo gawin, ililipat mo yung luma para pumasok yung bago. So, ganun. Di lang yan, meron talaga tayong instinct talaga na gusto natin maayos lahat. So, ultimo, pagtatapon ng basura, ikaw pa rin yan. Kapag may mga bagay sa dining, wala na sa likod ka, nagbe-bake ka, ikaw supervisor dyan, ikaw supervisor. Kapag ang mga bata ay naka-duty dyan, mga crew dito ay nasa mga 14, meron na, pero few hours lang sila, 16. Mga 22, ganyan, ang mga edad nila, or 21. Ako, kapag hindi nila kaya, ikaw ang gagawa. Kapag merong dumi sa CR at hindi nila kayang linisin, wala kang asahan pag sinabi nilang, I cannot do it. So, no choice ka. Ikaw ang gagawa nun. So, yun. Napaka... pero alam mo, wala. Parang magaan lang din naman. Kasi bakit? Siguro dahil lahat ng yun ay napalitan ng yung excitement mo. Hindi mo pa naiisip yun na hindi mo talagang lulunukin mo ang mga pride mo. Pag nag-abroad ka, dapat ihanda mong sarili mo dyan. At saka, alam mo ginawa namin noon? Talagang we just made fun. Kapag pag magkaka-duty na kami at hirap na kami, yung as in, wala ka nung mahawa, wala kang makuhang tulong, di ba? Kinakantahan na lang namin na, di ba? Hashtag answered prayer. Oh, yan. Miss ko rin yung mga kabatch ko. Kapag kami magkaka-duty, kahit gano'ng kahirap, nagagawa pa rin namin tumawa. Masaya. Masaya sa food industry. Kaya siguro,
hindi pa rin ako maalis doon. Kahit part-time pinapasok ko 'yan, pinapasukan ko 'yan. Gusto ko pa rin yung environment sa food industry. Marami kasing every day is a different story to tell. Oo. Tapos pero ang rewarding doon ay yung mga customer, they were very appreciative. Dito ka nga lang makakakita yata. First time ko na kararating ko lang dito noon. Siyempre, bago lang ako. Medyo clumsy ako. Tapos, nag-bake ako ng mga bagels. Sa pastro yun. Tapos, patong-patong siya. Hindi ko alam yung meron pala siya, double pala siya na itula ko. Nung naitula ko, boom! Tumapon lahat ng bagel. Dun sa ano. Halos nakita ng customer yon. So, talagang hiyang-hiya ako. Pati sa manager, nandun. Kasi hiya ako. Tapos, ano ba sabi ng manager? It happens. Ganun lang, Diyos ko. Sobrang takot-takot, hiyang-hiya ako. Tapos, yung mga customer doon, sabihin nila sa'yo, are you still okay? Ganyan. Tapos, yung first day namin, yung first day kasi, more on video training lang yun. Tapos, kapag nasa dining ka na, usually, order taker ka muna doon sa dining. Tapos yung mga customer talaga, yun yung una kong naramdaman. Pag umorder sila sa'yo, they're smiling. Tapos, they will ask you, how are you today? Yes, how are you today? Bago sila umorder. At yun, kapag, syempre, ako sanay ako na dapat ang transaction tapos na. Naalala ko tuloy yung mga cashier ko, inoorasan ko sila kapag nagka-counter na dapat in 60 seconds or less, dapat natapos yung transaction, tapos na ang order taking noon, tatapos na ang pagbibigay ng sukli at pag-assemble ng drinks. Ang galing! Ngayon ko na-appreciate. Ang gagaling nyo talaga. Bilib na bilib ako sa inyo kung paano nga gagawa yun, ang bilis. Kasi, ano, parang nung umpisa sabi ko, kailangan ko itong matapos. Pero, alam mo ba, sabi ng mga puti, take your time, you're doing great. O, di ba? Maririnig mo sa kanila yun? Hindi ko yata yun narinig sa mga Pilipino. Oo. So, be kind sa mga tao sa food service. Hindi nyo alam ang pinang-aming pinanggagalingan ng pagod at ano, sakripisyo habang kayo sineserve. And then, yung first day namin, so training. Ito ang masaya sa training. Kasi sa training, alam mo ba, lahat ng standard ni Chowking, ni food, ni Jollibee, yun din yung training namin. In terms of food safety, lahat yun, ang training na yan, yung safety and security, yung FATOM na yan, all. Pati hand washing procedure, pati dishwashing procedure, it's the same. Pati Ecolab, oh, same supplier, formulation din. Pero medyo high-tech nga lang dito kasi dito yung mga jug, ano na lang siya. Meron na siyang sarili siyang gripo. Mga sa Ecolab. Sa atin, tayo pa ang nagdadilute, nagtitimpla, di ba? Pero sa ano, dito, Ecolab din ang gamit nila. Yan, marami ditong ano. Madali lang yung unang first day, tapos libre pagkain. Yan, masaya. Siyempre, punong-puno ka mo ng excitement. Tapos pangalawa, takot na takot ka humarap sa guest dahil English. Pero ang babait nila. Yun naman ang masasabi ko. Ang babait ng mga tao dito and they're very, ano talaga, they embrace multiculturalism. Pero, siyempre, expect mo pa rin na you cannot please everybody. So, you have to be strong. And, pero alam mo noon, parang feeling ko, tuwing magkakamali ako, lagi ko na lang iniisip na ako ang mali. Tapos hindi ko nararamdaman yun na kahit na may masakit na, siguro masakit na yung sinasabi nila, pero hindi ako naiinsulto, hindi ako nahihiya, hindi ako nasasaktan. Dahil siguro hindi ko alam, hindi ko pa naiintindihan yung mga mura na English. Hindi ko yun inaral. Yun, hindi ko pinapatulan. Eh di kung magalit siya, fine, I'm sorry. Tapos iniisip ko palagi, ay baka hindi ko naintindihan. Baka hindi ko naintindihan kaya siya nagalit. So, siguro sikreto din yun, no? Kung iniisip na mas magaling yung tao sa'yo, na yun yung start yung humbleness.
Pero syempre, hindi naman tayo magpapape kapag alam mo namang opportunistic or alam mo yun, extortionist na yung guest. Eh, hindi ko rin pinapabayaan yung mga ano, yung mga bata. Minahal ako ng mga bata diyan na meron talagang maganda lang. Pero walang diskarte, ganyan. Ikaw na talaga ang mag-ano. Ikaw harap sa guest. Alam mo ba, ito pa. One time na hinarap ko yung guest na galit na galit siya. So, syempre, I stayed calm. And then, alam mo ba yung mga guests na doon sa dining? Pagkaalis, ang tanong sa akin, are you okay? Diba? Are you okay daw? Sabi ko, yes, I'm fine. Hindi nila alam sanay akong hinihiyawan ng mga customer sa Pilipinas. Bakit ba't ganun mga customer sa Pilipinas? Ang tataas ang expectations at ang bibilis magagalit. Bakit dito hindi naman? Tapos alam mo, akala ko noon, ayoko na talaga sa food service noon. Bago ko umalis ng Pilipinas, sabi ko hindi ko na yata kaya ang mag-serve sa ano, sa guest. Kasi bakit ganoon? Ang mga senior citizen, alam ko na tatak na sa isip ko noon, mahirap kausap, sila yung mga maintindi ng ulo. Pagdating ko dito, hindi naman, sila yung mabait. Bakit ganoon? Nagtatanong lang, baka ma-realize natin, bakit kaya? Parang sa Pilipinas, parang inagawan na sila ng karapatan. Parang ganon. Eh, hindi naman. Pero dito, napakababait. Sinasabi ko sa inyo. Pero kung sa trabaho at trabaho, ay ilaan nyo ang sarili nyo, i-focus nyo yung sarili nyo sa inyong main goal. Ang main goal nyo dito ay kumita ng dolyar. At makuha ang iyong pamilya at ikaw isang maging permanent resident dito sa Canada. Dahil lahat ng pagod mo ay ma-paid off. Lalo pag nakuha mo na yung unang sahod. Kung nag-compute ka sa pesos, wow! Parang isang taong sahod ko to. Diba? Pero, mataas ang sahod. Pero ang ano doon, ang point doon ay mataas din na expenses. So, yan ang pag-uusapan natin next time. Okay? So, see you mga Maritess. Thank you!